Madaming mga rason na pwede kaya tumitigil yung kuryente sa franchise area ng mga electric cooperatives. And we aggregated yung mga reasons na ito into three main categories para mas mabilis natin maintindihan. Yung una is insufficient supply o kulang yung supply ng power sa electric cooperatives. Yung pangalawa, dahil sa mga technical issues. At yung pangatlo ay dahil sa nature-related events. Now, ipapaliwanag ko lang yung una. So, syempre, kung kulang yung power supply ng electric cooperatives, mahirapan sila mag-provide para sa demand ng mga consumers doon sa kanilang franchise area. Kaya, merong mga lugar na walang electricity kasi kailangan nilang balansehin. Yung pangalawa, technical issues, ito yung mga issues na may kinalaman sa operation mismo ng electric cooperatives. So, ang isang example nito ay pag halimbawa may overload sa system nila, so mawawala tayo ng kuryente, o kaya may error sa system, or meron silang scheduled maintenance kasi kailangan nila ayusin yung mga linya to provide better quality service sa kanilang mga consumers. Now, yung pangatlong grupo, ito yung category na natural events. Ang pinaka-common na natural events across all regions at yung mga all electric cooperatives na natignan natin ay major storm disasters. Na kung malakas yung bagyo, madaming nasisirang mga linya, madaming nasisirang infrastructure ng electric cooperative, kaya nawawalan tayo ng kuryente. Pwede din dahil sa earthquake or lightning or minsan yung mga puno na nababagsakan nila yung mga linya. Isa din yun sa dahilan kung bakit wala tayong electricity. Sasabihin ko lang na yung electric cooperatives kasi sila yung majority na nagsusupply ng electricity outside of the NCR. So 50% ng households, electric cooperatives ang nagsusupply ng kuryente. Ganun sila ka-importante. So base sa data nila, noong 2021, ang isang average consumer nila ay nakaka-experience ng hanggang 6 na beses na power interruption within a year. Now kung itototal natin yung oras na nawala ng kuryente ang isang consumer, aabot ito ng 9 hours sa isang taon. Ang malaking problema yon, syempre, kasi hindi convenient yung wala kang electricity. Kung titignan natin base sa mga location ng consumers, nakita natin na yung mga consumers sa Luzon, sila yung mas nakaka-experience ng madaming beses na power interruption. Pero itong mga consumers na nasa Visayas, sila yung naka-experience naman ng mas mahaba na duration ng walang electricity. So, importante kasi yung electricity. Input kasi siya sa madaming activities natin in a modern economy. Halimbawa, gumagawa kayo ng t-shirt, mas madali yon sa manufacturing factory kung meron silang mga electricity power na mga gamit. Pag households, mas mabilis yung buhay pag meron kang washing machine. Isa pang issue ay yung reliability. Kasi parang baliwala yung access mo to electricity kung hindi tuloy-tuloy na meron kang kuryente. Kung hindi mo masabi kung kailan ka meron kuryente at kailan ka walang kuryente. Disruptive siya sa economy pag nawalan ka ng kuryente. Yung transportation sector, yung banking sector, yung mga airlines, lahat yan sila nakadepende sa electricity. Mahihirapan silang mag-function without access to electricity. So, sa households naman, kung unreliable yung electricity, this would translate to additional cost kasi kailangan nilang mamili ng generator, kailangan nilang mamili ng kandila, kailangan ng other sources of lighting. Sa mga businesses naman, dahil namimili sila ng generator, ibig sabihin additional cost ito sa business. So, ganun ka-importante. Dapat reliable ang electricity natin to do away with all these additional costs. At para tuloy-tuloy yung ating mga operation at para mas maging productive tayo, very important ang one, access to electricity, at yung pangalawa, reliable electricity.